Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Back to back po tayo ngayon, special. Kasi bumabawi ako, ilang araw akong nawala. Hindi sabihin yan, nung Friday last week at nung Lunes ay wala ako. Pasensya na po. Ngayon, mahaba-haba yung ating usapan last time. Maraming salamat, ang daming nanood, ang daming nag-view. Ngayong araw na to pag-usapan natin ang dalawang maiinit na usapan. Na actually yung isa na na-address ko na last time, yung usapang secession, kasi maraming nagtatanong sa akin tukol dito, pag-usapan pa rin daw. Kasi ang dating Pangulong Duterte nagsabi na gusto niya nang magsisid ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas at at the same time, may mga grupo din ng mga politiko galing sa Mindanao nagsabi na hindi sila pabor dito. Hindi ibig sabihin niya mag-isa ka pumunlo, so magsisid ka mag-isa mo. Tapos pag-usapan din natin yung isa sa mga kumakalat ngayon na meme na ngayon lamang napapansin, yung di ba nag-aaway-away ngayon ang mga maka-Marcos at ang mga maka-Duterte. Nagiging magulo ngayon ang sitwasyon. May mga pangayan. At may mga pinklawan at mga dilawan, mga dating hindi sumuporta kay ano, ayoko sanang banggitin na to kasi parang mag-move on na tayo, pero yun naman ang realidad eh. Yung mga natalo nung huling eleksyon, halos karamihan dito ay bumoto kay dating Vice Presidente Leni Robredo, ay nagsabi na parang tamang nga kami, tanga nga kayo. Okay, pag-usapan din natin sa lahat, second half ng ating pag-uusapan ngayong umaga. Okay, unahin natin ang secession. Kasi nagbanta ang dating Pangulong Duterte. Ewan ko kung seryoso siya. Sana hindi siya seryoso. Kasi kung seryoso siya, ay malaki ang implikasyon nito. Na magsisid ang Mindanao at magtayo na ng separate republic ang Mindanao. Ano ba maging implikasyon kapag magsisid ang Mindanao? Pag-usapan muna natin. Ibig sabihin, iba na siyang bansa. Magkakameron na siya ng sariling gobyerno, sariling presidente, sariling forma. Hindi ko alam kung bahagi nito ang Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao kung sasama sa kanila. Pero ang ibig sabihin niyan, ang Region 9, which is Western Mindanao, Region 10, Northern Mindanao, Region 11, Davao, Region 12, Central Mindanao, Region 13, Caraga, at ang BARM ay magiging kasama na ng bagong republika na ito ng Mindanao. So, ibig sabihin yan, mga cities of Cebu, Cagayan de Oro, Butuan, you know, Surigao City, Zamboanga City, lahat ito, tangay-tangay, magiging ibang republika. So, yun ang ibig sabihin ng secession, magsisid. However, what are the processes by which one portion of the republic can secede? Is it even legal and constitutional? Frankly, and brutally, no. Unlike in the United States, where there is a mechanism by which a certain state can secede, kasi federal government nga sila eh. May mga kanya-kanyang gobyerno ang mga estado nila, California, Hawaii, Texas, you know, Florida, New York. There is a provision under a constitution how a state can secede peacefully. We are a unitary government. We are not federal. Hindi naman natin pinalitan ng saligang batas natin para maging federal tayo. So therefore, being unitary, we have only one government. Okay? And so the question here that we need to ask ourselves is that is there a constitutional way of seceding? And there is none. Ang sinasabi ng dating Pangulong Duterte, nabasa doon na yan sa United Nations na mayroon daw rule kung paano magsisid ang isang probinsya. Alalahanin muna natin, at ito ay sinabi ko na somewhere, na ang lahat ng treaties na pinirma natin with the UN only are equivalent to a Republic Act. Pagpalagay na na mayroon tayong pinirmahan na gano'n, na tayo ay may United Nations gano'n na agreement, hindi ito pwedeng maging mas mataas pa sa saligang batas ng Pilipinas. In fact, yung mga treaties natin pwedeng mas strike out as unconstitutional. Yung mga agreements natin with the other countries.
yung mga pinirmahan natin na bilateral and multilateral treaties and agreements, when it is shown to be contrary to the Constitution, can be stricken out. An example of this, for example, yung nagkaroon tayo ng panunod ni Gloria Macapagal Arroyo, yung Joint Marine Seismic Undertaking sa West Philippine Sea, ay sabi ng Supreme Court, hindi ito legal. So, it could also be stricken out. And kahit na multilateral lang, kahit pa UN yan. And besides, the UN is not a world government. So, pag panagay nang may ganon, ay wala yon. Hindi yon pwedeng mangibabaw sa saligang batas natin. Kasi may principle of absorption, lahat ng treaties natin, inaabsorb lang yan in the Philippine laws, but it will not be higher than the Constitution. It is only equivalent to laws that are passed by Congress. Okay? Now, pero ang totoo nito, walang ganyan. Wala yang sinuyod ko lahat, walang ganyan tayong pinirmahan na treaty na nagbibigay tayo ng... Ang binibigay natin ay committed tayo to give autonomy to some people when warranted, and that is why we have the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Unless we change our system of government to federal, and unless we change the constitution where we can allow federal states to secede from the republic, from the federal government of the Philippines, if it becomes federal in the future, we have a procedure like that. Ang nakakatuwa naman dito kay Pangulong Duterte, di ba sinabi ko na to? Ang international law, sa kanya, a matter of convenience, nung international, yung ruling ng arbitral tribunal sa The Hague, in pursuant of the United Nations Convention of the Law of the Sea, for which we are a signatory. Di ba tinapon lang niya na parang basura lang naman yan? That's just a useless piece of paper. Nung convenient sa kanya dahil gusto niyang makipag-ututong dila sa China. Di ba? Nung naman International Criminal Court, tayo na may signatory din sa Rome Statute. Pero nung siya na yung kakasuhan, ay hindi umalis tayo sa ICC. Pero ngayon, na convenient sa kanya na sabihin na pwedeng gamitin natin to si Said ang UN, ngayon ay sinasite na. So parang iisipin mo, ano ba talaga lolo? Ano ba talaga tatay? Ano ba talaga pare? Di ba? Bakit ganun? Ano, bakit kailangan ay pang ginagamit nating pamunas sa ating dumi, pampalinis ang ating katawan, pampabango ng ating mga kilikili, ang international law? Di ba? Hindi naman yata tama yun. And so there is no legal basis to secede. O sinasabi nila, pwede naman daw magkaroon ng people's initiative. Let us change the constitution by people's initiative and let Mindanao secede. Unfortunately, a people's initiative, in the first place, a people's initiative is not proper. Why? Because according to our constitution, the people's initiative can only be used to amend and not to revise the constitution. So when you're going to make Mindanao secede from the republic, you are in effect revising, hindi lang amending, because the entirety of the government infrastructure, the entirety of the territory of the state, which is a fundamental element of the Philippine state, you are trying to change. And that is not just an amendment, it's not just changing a word, it's not just extending a term. It is changing the very soul, the one very foundation of the state. Ilan ba sa mga nag-aral sa inyo sa polisay ang elemento ng Estado? Merong mga sovereign, merong territory, merong citizen, merong sovereignty, di ba? May territory. Okay? Ay, yung territory isang elemento yon ng Estado. So, yun yung may gobyerno ka. So, may gobyerno, may teritoryo, meron kang citizen, may sovereignty, yan ang elemento ng Estado. Eh, yung teritoryo mo, pag yun ay pinalitan mo, hindi na lang amendment yun, revision yun ng konstitusyon. Eh, ayon sa ating saligang batas, hindi pwedeng gamitin ang people's initiative. At nakakapagtaka naman kasi akala ko ba nag-prayer rally sila sa Mindanao para labanan ng People's Initiative para palitan ng saligang batas. Nagdasal-dasal pa sila doon. In fact, yan ang pinag-aawayan ngayon.
ayaw nila sa People's Initiative, tapos gagamitin yun para sa ano, para sa pagsisisid. So, therefore, if there is no legal and constitutional way to secede, the only way you can secede is through extra constitutional means. Anong ibig sabihin? Lalabagin mo ang saligang batas. Lalabagin mo ang law. And therefore, it will be illegal. In fact, if you're going to, kung hihimayin mo, amounting to sedition nga ang secession eh. So, paliwanag ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng sedition. Okay? Para tayo hindi sinasabi nyo sa akin, ako ay ano lang dito. O, i-share screen natin na para magkalinawan tayo. Ano ba sedition? Yan. Article 139 of the Rice Penal Code. The crime of sedition is committed by persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or by other means outside of legal methods any of the following objects, cha-cha-cha-cha, to prevent the promulgation or execution of any law. And when you are going to secede, you are preventing the execution and implementation of the Constitution and a ton of laws. Sapagkat marami tayong batas na nag-a-apply kahit sa Mindanao. To prevent the national government or any provincial or municipal government or any public officer thereof from freely exercising each or his function or prevent the execution of any admissive order. O therefore, ganun din, kapag magsisisig ka, you are preventing the government from doing its job in Mindanao. Yung iba, ano na to? To inflict any act or hate of revenge upon a person or property, to commit for any political or social end any act or hate of revenge against private persons, and to despoil for any political or social end any person, municipality or province, or the national government of all its property or any part thereof. Eh, ganun yung despoil. Parang property ng national government ang mga ibang mga government installations sa Mindanao. Eh, yan, pag yan ay nagsisigkan, eh, kinukuha mo na yan. Parang kinukuha mo na yan from the Philippine government. Ang iba dyan, pondo na nanggaling sa national government. Hindi lang naman pera ng, hindi lang naman pera ng mga taga Mindanao ang ginamit. Diba? Kasi alam naman natin na maraming probinsya sa Mindanao ang hindi kaya. So, yung inutang para sa Mindanao, na development, utang yan ng buong bansa na binabayaran ng mula sa buwis ng mga mamayan, hindi lamang taga Mindanao. Yung mga ito na yung mga proyekto dyan, yan ay utang ng Republika ng Pilipinas. Yung mga properties yan, ito na yun ang hindi lamang mga pera ng taga Mindanao. So therefore, kung kulang ang binabayaran buwis ng mga taga Mindanao, because while you have the resources, eh wala namang masyadong industriya pa, di ba? So yung maaring yung may data na diyan eh, ang ira collections ng Mindanao is not enough, and that's why it is getting being subsidized by Luzon and Visayas. So basically that's the spoiling the property of the republic. Kinukuha mo eh. Di ba? Inaalisan mo ng property. So therefore it is sedition. Now sabihin natin, teka muna, hindi pa naman ano eh, hindi pa naman nagsisiside, sinasabi pa lang na magsisiside. O, eh, di iba naman ngayon yung criminal na pwedeng i-charge dyan. Ang tawag naman dyan, inciting to sedition. Again, let me share the screen. O, eto ngayon yung crime of inciting to sedition. The penalty of prison correctional in its maximum period and a fine shall be imposed upon any person who, without taking any direct part in the crime of sedition, should incite others to the accomplishment of any other acts which constitute sedition by means of speeches, proclamations, writings, emblems, cartoons. So, antong ginawa ni dating Pangulong Duterte, which is basically telling people that we will secede, is already constitutive of inciting to sedition. Wala pang sedisyon, pero ini-incite niya na ang tao, ng mga taga Mindanao, to secede. And it is a crime under our laws. Abay, maghinay-hinay ang mga susuporta dito sapagkat ito ay krimen. Ma-achieve lang ito kung kayo mag-rebellion
kung magrevolusyon ng mga taga Mindanao, eh paano yan? Eh, hindi naman lahat solido. Ewan ko kung solido kahit ang mga taga Mandabaw on this. May mga kilala akong taga Davao na nagsasabi sa akin, siya na lang mag-isa, ayaw namin sumama. Okay? So, this is something that has to be... Ngayon, kung ito ay naging inisip ni Pantaleon Alvarez, mali din si Pantaleon Alvarez. Hindi porket sanabi ni Pantaleon Alvarez na dating speaker na pinatalsik, by the way, ng mga puwersa na makaaliado kay Pangulong Duterte. Sino ba nagpatalsik kay Pantaleon Alvarez? Di ba nagpatalsik kay Pantaleon Alvarez si Gloria, si Amy, at saka si, ano, si Sara? Di ba yung tatlo? Sila ang nanguna sa pagpapatalsik kay Speaker Alvarez. Saan ba yung tatlong yun ngayon? Di ba kakampi ni Pangulong Duterte? So, kahit na sinabi pa yan ni Speaker Alvarez na siya ay nag-raise na ng issue ng secession, this is not... The only way secession can be done if that if the entire Mindanao will rise up in arms and rebel against the Republic. And therefore, it is extra-constitutional and extra big. So may implikasyon ito kay Pangulong Duterte. Sabagat tumatakbo siya sa pagkasenador o tatakbo siya pagkasenador, maaaring tumakbo siya sa pagkasenador. Paano niya ngayon may papaliwanag na gusto mong tumakbo maging senador ng Republika ng Pilipinas na gusto mong hiwalayan? Yun namang buboto sa eleksyon. Bakit ka pabuboto sa eleksyon ng isang republika na gusto mong hiwalayan? Di ba? Yun ang tanong ko. So inuulit ko, wala pong legal na paraan para magsisip sa republika. Hindi po tayo katulad ng Estados Unidos na meron sa kasaligang batas nila ang provision kung paano humiwalay ang isang estado sa United States of America. In the same manner, may provision din sila paano magdagdag ng estado sa United States of America. So tigilan na natin ito, ang dami natin problema. Kasi tatanungin natin ng sarili, ba't ba gusto magsisid? Napabayaan ba ang Mindanao? Sinasabi nila napabayaan ang Mindanao. But you know, for the past 6 years, President Duterte was the president. His son Pulong got 51 billion in his own district for 3 years. Almost majority of the official development assistance at ano being pumped by World Bank, Asian Development Bank, majority or a significant number of this are poured into Mindanao. So ano yung sasabihin natin na napabayaan ng Mindanao? Diba kung sa totoo lang, mas pinabayaan ang Bicol region, ang pinabayaan yung ibang mga lugar sa Luzon. Kasi karamihan sa mga priority areas ngayon, karamihan lagi Mindanao. Huwag niyong sabihin na na-reverse agad yan ang isa't kalahating taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. Wala pang 2 taon. Ang mag-June pa siya, magdadalawang taon na ba ngayon? March, April, May, June. Oh, kulang pa ng 2 taon ang panunungkulan ng Pangulong Marcos para masabi natin na totally kinalimutan na ang Mindanao. Di ba? So, ano yung dahilan? Lumalabas dito, maaaring ito'y dahilan sa mga personal na dahilan. Porke ba nag-away-away, gusto na mag-secede? Well, matagal naman ang pinag-uusapan ng secession. Pero ang Bangsa Moro Autonomous Region ng Muslim Mindanao na gusto mag-secede, ngayon binigyan na ng autonomiya, meron ng... At means mo si Pangulong Duterte, ang presidente na nung panahon niya, na perfect itong BARM na ito. So anong sinasabi na hindi pinagbibigyan? Malinaw lang na ito, isang pagkilos to spite. Pagkilos na nakukulay ng personal. Pero ganun ba tayo? Akala ko ba ang sabi ng anak ni Pangulong Duterte na si Baste, Mayor Baste, kay Pangulong Marcos, mag-resign ka kasi hindi mo mahal ang republika. Hindi mo mahal ang bayan. Eh, anong klaseng pagmamahal ba ang gusto mo itong biyakin? Di ba? Anong pagmamahal? Sabihin nga ni Baste yan sa tatay niya? Mahal ba ni Pangulong Duterte ang Pilipinas samantalang gusto niyang humiwalay dito? Oh, yun lang ang tanong. Punta na tayo doon sa ikalawang bahagi ng ating pag-uusap ngayon. Tungkol naman ito dito sa napaka-kontrobersiyang kontrobersyal na sinabi ng mga pink. Alam mo, ako nga minsan ayoko nang gamitin yung word na pink kasi gusto kong mag-move on na tayo. Wala nang mga ganun. Eh, di ba sinabi ko nga sa inyo, pagkaroon ng eleksyon sa 2025 at kandidato si Madam Leni, ibuboto ko. Kasi meron siyang karanasan. Ibuboto siya kapag senador. Eh kung ibinuboto nga natin yung mga artista na wala namang kapang, wala nung bago nung hinalal ay first time nila, eh wala silang record. Di ba? Oh.
Eh, meron tayong mahinalal ng mga senador, eh anak lang ng kanila namang dating senador, eh si Pia Cayetano, di ba? Wala naman yung hinawakang posisyon sa gobyerno, pero nung hinalal natin senador, dahil anak ni Reni Cayetano, di ba? Eh, ito pang si, ano, si Lenny na naging vice president, naging secretary, naging congresswoman, you know. Enough is enough sa pag-aaway na ito. Kaya lang ang problema, parang ganito, hindi talaga natin maalis sa ating katawan, sa ating mga balat. Ang pagnanasa na sa halip ng unahin na interes ng bayan, ng ating inuuna ay yung ipakita sa kabila na mali kayo, kami ang tama. Ako nga dito sa live na ito at sa mga appearance ko, talagang kitang-kita ko yung mga galit ng iba, ng mga naka-Duterte, kung ano nang pinapansin sa akin, ang aking kilos, ang aking buhok, nawala, yun know, lahat. Pinumura ako, tinatawag akong bayaran. Para bagang siguro daw itong live ko, pinupondohan ng Marcos government, parang gano'n. Parang, di ba, parang, teka muna, mukhang mali yata yun. Pero parte ng teritoryo to, pero napapaisip lang ako. Ayoko sana mang insulto, pero sa totoo lang, makinig muna kayo sa sinasabi ko. Yung mga comment ninyo, alam ko yung iba nasa ibang bansa, nalulungkot, gusto niya makipag-usap, tapos nga, banat ng banat. Eh, yung mga pinipintas nyo sa akin sa unang party ng live ko, sa second part na sasagot. O kaya yung mga ganun, minsan, yung matalagal ko nang piniliwanag sa inyo, kanya-kanya tayo ng opinion sa martial law. Di ba? Ay, meron pa rin mga bumabanat na malilaw ang view ko sa martial law. Fine, mali na ako kayo na ang tama. Di ba? Parang, ano bang gusto nyo? Totally bulag ako na sabihin yon, na hindi ko sabihin yon. Yeah, pero that's beside the point. Kasi alam mo yun ang nakakabigat nitong pag ganito tayo ng ganito forever, hindi tayo susulong bilang bayan. Mananatili tayong ganito. Nahati ang inuuna ang puso at personal, hindi tinitingnan ang interes ng bayan. At nakikita yan both sides. Hindi ko naman sinisisi lang dito mga pink, maging ang mga loyalista at mga DDS. Sa totoo lang, mga pink, hindi ako dinetreat na mind, ako niya sinampahan ng hindi, well, doon nagtitreaten sila na tanggalan ako ng trabaho, etc. Pero hindi ako binanta ang papatayin ng mga anak ko o mga pamilya ko papatayin. Ang DDS, binantaan ako ng mga yan noon. At ngayon, ewan ko kung anong gagawin nila ngayon sa akin. So may mga ganong klase na para bagang, dahil siguro social media, madali ka magpakawala ng salita dahil hindi mo nakikita. Parang, yung bang, madali kang mag type sa keyboard na pintasan, sa laulain ng karakter ng tao na hindi mo lang kilala. Diba? Tapos, ligtas ka kasi ang ginagamit mo mga handle eh, takot, duwag ka eh. Ayaw mong gamitin ang pangalan mo. Ako, nandito ako, kita nyo mukha ko, kita nyo ang pangalan ko, kita nyo sa UPLB ako nagtatrabaho, di ba? Hindi ako naduduwag na sabihin at pangatawanan ang sinasabi ko, eh kayo, duwag talaga kayo. Ang gagaling yung salita ng duwag ng mga kalaban nyo, eh kayo naman duwag. Banat kayo ng banat, di naman kayo, ano, hindi nyo naman, kung ano-ano mang ginagamit yung handle sa Facebook at saka sa YouTube, di ba? Na hindi kayo makilala, mga mukha ninyo, hiniram, bulaklak, flower vase, mukha ng mga crush yung artista, whatever, di ba? Troll sa madaling salit. Anyway, that's beside the point. Ang punto kasi ganito, pag ganito na ganito tayo, nagpe-personal, hindi tayo makaka-move on. At dito ngayon, pumapasok yung gusto kong pag-usapan natin sa ngayon, yung itong naglabasa ng mga meme na galing sa pink na nagsasabi na tama nga kami, tanga nga kayo. Kasi ito yung parang pambanat nila doon sa mga Marcos at mga yung mga bumoto kay Marcos at kay Sara Duterte nung huling eleksyon. Yung 31 million. Na parang, oh, nagkakagulo na sila. O, tama nga kami. Tanga nga kayo. Na parang bagang mismo si Kiko Pangilinan nga, napunan na ito, na parang, alam mo yun, sa totoo lang, tama si Kiko Pangilinan. Itong ganitong klase mga meme, this is not even helping at all advance the cause of the political opposition. If the political opposition is going to push for this kind of memes, then it's going to die a natural death in 2025 and in 2028. They're no longer relevant. Ang lumalabas ngayon actually ng oposisyon ay yung oposisyon mula sa mga Duterte. Di ba na-predict ko na to? Yabang ako. Pwede ako magsabi, tama nga ako eh. Pero hindi ko pwedeng sabihin yan.
Kasi nga parang pinagmamalaki ako. Pero sa totoo lang, matagal ko nang napredict ito na ang magiging oposisyon ni Marcos ay galing din sa mga alyansya niya. At ngayon, nagiging irrelevant ang traditional oposisyon pag ganito. Parang mga Miron na nangangandyaw at gustong ipakita na masigit ang kanilang pagtatangi na masabing tama sila kaysa sa ano yung tama sa bansa. Okay? Tama nga kami. Tama nga kayo. Gano'n kayo kung nakakasiguro na kung ang kandidato nyo ang nanalo ay hindi tayo malalagay sa mas malalang sitwasyon? Paano kayo nakakasiguro na kung ang nanalo ang ibinoto ninyo ay hindi magkakawatak-watak ang kanyang pangapartido? Di ba? Pag sinabi mong tama ka nga, anong tama ka? Na you know, ako pwede, napursi ko na to ganito ang politika sa bansa. Pero yung pagyabang na tama nga kami, parang, okay, ang nakakainis ba dito yung pangalawang sentence, tanga nga kayo. And this is very effectively pointed out by Vice President Candidate Pangilinan. Sinabi niya, pag ganito, ang gusto natin makipag-usap, hindi tayo makipag-away. Sabi niya, ang gusto ng oposisyon, magkaroon ng pagbubuo. Diba, yan ang dahilan kung bakit natalo si dating Vice President Leonel Robredo. Kasi naging masyadong maangas yung let us educate you. Diba, masyadong mapagmata. Nagalit ang tao. Na parang sila lang ang tama, sila lang ang mabuti, sila lang ang malinis, di ba? Yun ang dahilan kung bakit natalo kasi hindi naka-resonate at ang inuulit, hindi natututo. Tapos nakakita ako ng isang post sa Twitter na parang kinontra kasi hindi mali ka, Kiko Pangilinan, sabi nung nag-tweet. Hindi mo naranasan kung paano kami inapi-api ng mga Marcos at mga DDS. Na parang baga sugantihan na wala nang katapusan to. Di ba? Wala nang katapusan. Tapos nga magreklamo kayo kung, paano kung kayo naman ang nasa posisyon? Di ganun din, gagantihan din kayo ng mga Marcos loyalists at ng mga DDS. So it's just a cycle. Para itong labada, isusot mo ang damit mo, madudumihan, lalabahan, uulitin uli, ikukula, ibibilad, matutuyo, isusuot, madudumihan, you know, repeat, wash, wear, wash, and repeat. Parang ganun lagi, paulit-ulit, parang cycle. So this is becoming terribly, terribly, I mean boring, except that it has serious consequences. Ano mo dapat ang political opposition ng ginagawa ngayon? Nag-reimagine. Paano ito makakreate ng espasyo? Okay, nagkakagulo ang mga dating magkakaalyado. Anong gagawin ng oposisyon? Ahayaan na lang ba ng oposisyon na manakawan siya ng pwesto at ang maging tunay na maging oposisyon na ngayon ay ang mga Duterte? Wala bang gagawin? Ano ba talaga? May mga narinig nga ako ng mga kilala ko ng mga sumuport kay Leni Robredo na sabi nila sa awayan daw ni Marcos na Duterte, kahit masama sa loob nila, kay Marcos sila kakampi. Kasi napansin nila na si Pangulong Marcos mas liberal, may mas espasyong binibigay sa kanila, you know, hindi ganun kadrakonyan, samantalang sa Duterte, napanaranasan na nila kung paano sila gipitin, kung paano magkaroon ng war on drugs sa maraming namatay, etc. etc. Galing yan sa kanila, hindi galing yan sa akin. So ano yun? Isang strategya yun. You put your eggs to the what is called the lesser evil. It's a strategic move. What are you going to do in 2025? Dapat pinag-aanda na yan. Hindi yung tama nga kami, tanga nga kayo. It will not get you anywhere at all. It will not make your candidates win in the next election. I tell you. You will be rendered irrelevant because you continue to wallow in your anger, in your bitterness because you lost. Hindi dapat ganun. Ang politika, addisyon. Paano ka makaka-convert ng mga kaalyado
Sabi ko nga, dapat objective analysis ka. Kaya gusto ko yung analysis ng mga katulad nila Tony Lavinia, na sa analysis nila, mas maganda, mas mabuti para sa oposisyon na mag-side kay Marcos. Kasi at least may objective reason sila. Pero at the same time, dapat meron din silang autonomous independent agenda. Hindi yung nangangantyaw. Ito naman si Senator Risa Hontiveros, di ba? Parang he sees again disappointing me. Madam Risa, alam mo, minsan talagang you are up and down, up and down. May mga move ka na nagang maganda. Pero itong na naman bumanat ka na naman na nag-aaway kayo, di sige magpa-drug test nga kayo. Hindi ka nakakatulong dun? Sa halip na sabihan mo, let us be mature. Let us don't drug the republic. Babanatan mo pa na, sige magpa-drug test kayo, total kayo nagbabatuhan na lang sa inyong drug addict. Para kang nasa palengke na nagkomentaryo ng gano'n. You are not helping ease the tension. That is very unstateswoman-like. Sana huwag ganyan. Kasi it's not helping people at all. What is at, what the, ang mali, yung nagpe-personalan sila, tapos ngayon, papatulan mo rin. O sige, magpa-drug test kayo. Parang nag-aaway na nga sila sa halip na to change the this discourse and take it out from that batuhan at kulapulan regarding drug use ay lalo pang na-aggravate. Diba? Anyway, so yun lang po ang gusto kong sabihin tungkol dyan sa tama nga kami. Tanga nga kayo. It is not helping. It is a manifestation that people just don't learn their lessons. Empirically, they cannot assure us that they are correct because walang basis. Paano nyo masasabing tama nga kayo? Magiging tama kayo kung ma-assure nyo sa taong bayan kung kayo ang nanalo, hindi mapapalagay sa alanganin ang republika. Hindi ba? Na magkaka-united din, na walang-walang watak-watak sa kampo nyo. At yung tanga nga kayo, bad. Very bad. Diyan ka kayo natalo eh. Nung huling eleksyon. Magbago, baguhin ang strategy. Huwag pa ulit-ulit. Matuto sa mga pagkakamali. O, sige na. O, back to back po yan. Special edition. Makikita-kita ho eh tayo sa Lunes. Ito po si Professor Tonton Contreras. Nagsasabing sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na puso ang inyong puso at nakapagbabago ko ng pananaw niyo sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Lalo sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. Sana nakapagsilbi ako sa bayan. Doon sa bayang nasa likod ko ang bandila. Ang Republika ng Pilipinas. Iisa. Hindi dapat nagkakota-kota. Hindi dapat ginagamit na football dahil sa awayan at bangayan ng mga politikong ang ninanais ng mga personal relations. Bandila po yan ang bayan. Ipagtanggol natin. Huwag nating hayaang magkatiwa-iwala. Luzon, Visayas, Mindanao. Yan po ang mga lugar sa Pilipinas. Luz Vimin. Eh, pag tayo magsisin, magbabago ang ating flag. Hindi ba yan ay kabulastugan? Sabi sa akin ng UP, pagsilbihan ng bayan. At itong paraan, hindi na pagsisilbihan ng bayan kapag gusto mo itong wasakin, waratin, paghiwalay. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Happy weekend. Wala po tayong usapang politika sa bukas, Sabado at Linggo. Kita-kita ulit sa Lunes sa isa na namang bagong edisyon ng usapang politika. Ito po Professor Tonton Contreras, lagi nagsasabi sa inyo, mag-ingat po tayo lagi. Health is well. Enjoy your weekend. Bye for now. UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat.